vlogging community. Well, iba ko din si Alan Sangkon of Stars Photog. Hi, kapamilya Alan. Hi, Yana. Hi, Sir Hi, Joel. Po. Hi, Doctor. Good afternoon. Yes, congratulations to Yana. Thank you po. Bagong single. Talagang napapasayaw din yung mga press habang pinapakinggan. So, first thing, sabi mo, isa sa mga sinacrifice mo is yung debut mo because of the pandemic, di ba? And you create this dance challenge, di ba? So, how you celebrated your birthday? Yan. In spite na may pandemic, 18th birthday. Nung 18th birthday ko po, nung March 19, nasa bahay lang po kami. And for me po, masayang-masaya po ako dahil complete po kaming family and wala pong nagkakasakit sa amin, healthy po kami, masaya po ako. The last time you saw you, yung launching din ng album mo sa 9501 pati EPS. Apo. And this time may bago kang single. So, paano, pakikwento lang sa amin paano nagsimula to, gaano kahaba yung process nung music video and how you tawag dito, yung sinute yung music video in spite of the pandemic, na nasunod ba yung health protocols, parang ganyan. Yung pinapa po, na-release po yung song nung May po, and yung music video po with Ken San Jose, na-release din po siya nung May. And yung ngayon po is yung pinapa dance challenge. Nagpapasalamat po ulit ako sa lahat ng mga nag-participate, and kahit po pandemic ngayon, na-appreciate ko po lahat ng mga sumali at nag-effort ko. Paano yung, ano, yung music video? Paano nyo sinute? Saan nyo sinute yung music video? And paano nyo sinunod yung health protocol in spite of the pandemic? Nung nag-shoot po kami ng music video, wala pa po siyang COVID po noon. Kaya normal pa po nung time na nag-shoot po kami. Ah, okay. So congratulations and thank you po. Congratulations and daming sumali, sigurado. Mapapanood din sa mga TikTok to. Kumbaga, magbubong din tong kanta mo dahil talagang very danceable. Congratulations to Yana. Thank you po. Thank you, Alan. Alan, pwede natin iparaffle din, no? At ipamigay yung mga wine na nasa likod mo sa iyong mansion. Thank you, Alan. Pwede din. Thank you so much. Thank okay, you. Yana, going global naman tayo. Joining us from Dubai is no other than Floel Galindez of flogalindez.com na pinapagluto ang ating mga kababayang mga kapwa Pilipino, no, sa Dubai. Hi, Flo. Hi, Sir A. Hi, Yana. Good afternoon, Hello, Jen. Good afternoon po. Yes. For more than 7 years, di ba, since you won sa World Champion of Performing Arts. So kamusta na yung journey mo from there until now as a person and as a singer? Happy ka ba sa mga achievements? Ano pa yung mga kulang? Ano ba yung mga plan mo in the future? Opo, after ko pong manalo noong 2013 po sa WCOPA, masayang-masaya po ako kasi tuloy-tuloy po yung mga guesting ko po na lagi po akong na-invite. And masaya po ako na thankful po ako sa Star Music kasi nabigyan po nila ako ng chance para mas ipakita ko pa po yung pagkanta ko po. And happy po ako na nakapag-release din po ako ng album and marami pa po akong plans sa pagkanta na sana matuloy po, hopefully pagkatapos po ng COVID. Okay, yung song mo na pinaka is sobrang ano talaga, alam mo yon, yung teen vibrant na vibe. So how does it feel na, di ba, nililis nyo yung music video nung May, then after few months, sobrang trending na siya at sinasayaw. So, ano yung feeling na parang isa ka na sa, masasabi nating isa ka na sa dance, considered as dance anthem ng mga bagets, ng mga kapwa millennials mo? Napakasaya ko po. Masarap po sa feeling na yung iba po sinasayaw nila yung kanta ko po. And talaga pong na-appreciate ko lahat po ng mga nakikinig at sumali po sa dance challenge po.
Do you have any plans from your album or creating another dance music hit like this? Yes po, and after po ng COVID, sana po gusto ko po namin i-promote yung album para po yung song po namin ma-promote namin po. Thank you so much. Looking forward for more songs sa'yo. Thank you, Anna. Thank you, Sri. Thank you, Flo. And speaking of Wikopa, no? Iana, sampulan mo naman kami ng ipinanalo mong kanta noong 2013, please. Kahit chorus lang. Okay po. Ang title po nito is What Kind of Fool? Ang kumanta po nito is Mr. Gene Velasquez. Mm-hmm. Okay. And maybe then I know what kind of fool I am. And wow! Thank you so much, Iana. Okay, from Dubai, we moved to Iceland. Kasama niya ngayon ang Aurora Borealis. Walang iba, kundi ang na-miss natin na si Mami Jo Bonsol. Mami Jo, hi! Na-miss ka lang. Hi! Hi po! Congratulations to Iana. Siguro, my question would be, first I'd like to say, I'm so honored to ask this question naman. Dun sa pinapa, ano yung pinaka-favorite mong line nung song na hanggang ngayon ay favorite mo rin i-share sa lahat? Kasi 'di ba pinapatawad, pinapasaya, pinapa. Anong kasunod ng pinapa dun sa kanta? Ang favorite mo? Okay po. Dun po sa song, yung meaning po ng pinapa, marami po eh. Pinapatawad, pinapakilig, pinapasaya. Pero ang pinaka tumatak po siguro sa akin is pinapatawad. Kasi kahit, di ba po, kahit maraming nagagawa sa ating mas may ibang tao, matuto po tayo magpatawad and tanggapin po sila at mag-spread ng love and good vibes. At pinapasaya mo kami sa iyong pinapa. Thank you. At pinapasaya mo ang buong mundo. Sana matuloy din ang lahat ng mga pangarap mo. Thank you. Thank you po. Thank you, Mami Jo. Ganda na eyebrows mo. Okay, thank you. Okay, ito naman, Iana, ano? Ang mahilig, talagang ano to, pinapamigay ang kanyang mga cellphones, lalo na sa Bulacan, no? Walang iba kundi si Tito Romel Placente of Abante Tonight and PSR. Hi, friend! Friend, nakamute ka. Hi, friend! Roman? Hi, friend! Hi, Iana! Hi, po! Kasi ganito, di ba ikaw sabi mo makakanta ka, sinasabi ka, ayaw na mga magulang mo. Halimbawa kasi alam ko na nagka-boyfriend, di ba? What if nagka-boyfriend ka, niloko ka, pinagtaksi lang ka, magagawa pa pa rin patawari kung sasabi ng mga magulang mo, ay, Iana, ayaw na namin yan, tama na minsan niloko ka lang. Ano ba susundin mo? Friend? Ang mga magulang mo o ang puso mo, ang dinidikta ng puso mo. Kasi dito sa kanta mo, pinapatawad mo siya kahit niloko ka niya, di ba? Yun. Halimbawa, Friend, are you talking from ano experience? Parang pinagdaanan mo na rin, no? Yung tinatanong mo. Hindi! Ako naman mapagpatawad ako kahit na alam mo naman maraming mga, lalo sa show business, di ba? Maraming plastikada. Pero pinapatawad ko na dahil sa panahon ngayon, dapat magpatawad. Yun, dahil panahon ng pandemic. Sabi nga ni Lord, dapat magpatawad. Di ba, friend? O, alam na. So, Iana, alam ko wala pang girlfriend. Kung nagka-boyfriend ka na, rather, ano, magagawa mo ba magpatawad kung niloko ka na? Kasi sabi na magulang, ayaw namin yan. Huwag mo nang patawarin. Sa akin po siguro, ang yes, hirap po nga. Talaga ng ang hirap po pala ng question kasi hindi ko pa po na-experience. Pero sa akin po, papatawarin ko po and i-explain ko po sa magulang ko pero susundin ko pa din po sila and ayoko lang po magdala ng parang bigat sa puso kaya papatawarin ko po. Ang galing. So kahit sasabihin ayon ng parents mo, susundin mo pa rin dikta na ang kinis-kinis mo talaga, ang ganda-ganda mo. Pinapasaya mo kami talaga. Lalo na after the press con, di ba?
Tama. May raffle mamaya, di ba? Ay, patuloy mo si Aaron. Malapit ng birthday ng ating kaibigan. Ayana, alam na. Advance. Happy birthday ko. May virtual party. Di ba? Alam na. So, yun. So, andyan si Doktora, friend. O nga. Hi, Doktora. Alam ko mo, wala ka pang boyfriend kasi hindi pa allowed. Di ba? Pero 18 ka na, di ba dapat debut mo na? Opo. Nung March po, dapat po debut na po. Kasi after invited kami na udlot, ready na sana, bumili na kami ng damit. Kami tapos biglang hindi na to, sabi ni Joel. Pero okay lang. Basta kami, ang malaga, healthy ka, magandang. Actually, ang ganda-ganda nung kanta mo, napapasaya ako while watching sa mga winners, di ba? Sample nga, friend. Tina pa, baka may additional eh. Tina pa, pinapatawad kita. Sabi niya, huwag mo kang tanga. Tina pa, alam na, Ayana, di ba? Itong pangalawang kanta mo ay parang, ano, love song naman, di ba? Nung napakinggan ko, kailan yung i-release? Release na ba siya? Kasi ang ganda-ganda, parang hugot naman ito yung parang ano din, yung parang Ray Valera ang dating. Di ba? Na-release na siya, friend. Na-release na po. Ayan. Ang ganda-ganda rin, in force, yan ba kinomposte ba ni Sir Jonathan o ni Sir Joel o ni Sir Aaron? Tito Joel po ang nag-compose. Yeah, ay, alam mo naman, parang hanggang kailan kita. Wow. Yung kanta ni, ano, alam mo ba yung nilaman niya sa pop? Yung sa ano dati, ang ganda rin magkanta. Tapos si ano rin. So yung ang ganda-ganda naman nung kanta mo. Hugot. Pero ikaw wala kang experience. Pero bakit kapag ka kumakanta ka, nararamdaman namin, parang may experience ka lang. Kasi di ba pagka kumakanta ka, dapat basta kakarelate ka. Pero ikaw wala ka pang experience sa pag-ibig. Pero bakit lagi kami hugot? Ang galing-galing mo mula sa puso. Paano mo yung nagagawa? Thank you po. And pinifeel ko po yung kanta and dun sa tulong po ni Tito Joel, in-explain niya po sa akin yung story po ng kanta. Kaya mas na-feel ko po siya. Kaya sa tulong din po ni Tito Joel, kaya nagpapasalamat po ako dahil naging maganda po yung kinalabasan ng song. In fairness, di ba? And congratulations again, na ang ganda-ganda talaga. And advance happy birthday, friend Aaron Domingo. Alam na. Love you, friend. Salamat. Love you, friend. Ingat. Kasi thank meron you. Pa akong 5 o'clock, eh, tatakas ako, alam na. Wow, in demand. Hindi naman. Hindi pa question ng ano, yung kay Carlo Aquino, alam na. Thank you, friend. Love you. Thank you, friend. Love you. Happy birthday, advance. Salamat. Okay, ang next na magtatanong ay pinapagluto niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Sobrang sarap nitong magluto, Yana. Dapat sa birthday mo next year, siya ang kunin mong ano, caterer. Wala iba kundi si Maring Mildred Bakud of Abante Tonight and PSR. Hi, Maring. Magkasunod ka. Yes, hello. Good afternoon. Diba? Parang nasa live streaming lang si Kuya Romel, diba? Talk show. Oo, talk show na talk show on the thing, diba? Na kanina nakahigayan. Sabi ko, tumayo ka kasi naka-zoom tayo. Pinikula ang gumay. Wala tayo sa Kumu. Sabi ko, ganun. Sorry. May stop to yung panahawak. Si Aaron din sabi ni Nantok, sorry po sa lahat. Hindi, okay lang yun. Okay lang yun. Hi, Yana. Good afternoon, Yana. Good afternoon din kay paring Joel Mendoza sa iyong manager. Good afternoon din kay Doktora na iyong ina. Ayun, napansin ko parang pumayat ka, Yana, as compared doon sa huling pagkikita natin nung press con mo sa ABS. Diba? At tapos na nandating tayo. Oo. Pero ina-accommodate pa rin tayo ni Sir Joel. Thank you very much, Sir Aaron and Sir Joel. Thank you. Diba? Hindi natin to live streaming, Kuya Romel. Hindi natin to live streaming. Alam ko, nagtatanong ako. Papasukin na rin kaya natin si Rodel.
Hindi, ito kasi si Yana, 'di ba? Alam naman natin na nakaplano talaga yung ano, yung birthday mo nung March sa Shangri-La nga, 'di ba? Parang hindi ka ba nalungkot, Yana, kasi alam mo bilang babae, katulad ko, I can tell that na yung debut talaga yung pinaka isa sa pinaka-importanting chapter ng buhay ng isang babae, 'di ba? So parang hindi ka ba nalungkot? At dun sa second question ko, paano lumitaw tong idea na imbes na magpa grand celebration, ito na nga ay yan, nagpa dance challenge ka na lang. Nung hindi po natuloy yung debut ko po, hindi po ako nalungkot kasi naiintindihan ko po yung safety ng bawat isa. And basta wala pong nagkakasakit sa amin. And yung mom ko po is a COVID survivor. Kaya yun lang po yung wish ko nung birthday ko na safe po kaming lahat at wala pong nagkakasakit. And dun po yung nagsimula yung Pinapa Dance Challenge kasi gusto ko pong makatulong. And ayun nga po, yung song is masaya. Kaya sabi ko, gusto ko po gamitin yung song para makapag-share ng good vibes sa bawat isa. Lalo na po ngayon na pandemic po tayo. Mm-hmm. Tapos, question ko din this. Ano yung pakiramdam mo that your mom is a COVID survivor, di ba? So ano yung pakiramdam mo at that time? Nung nagkaroon po ng COVID si Mami, sobrang hirap po nun. Kasi after po yun ng birthday ko, after a week po ata, nagkasakit na po siya. Ang hirap po kasi hindi po namin siya na nadadalaw sa ospital kasi bawal nga po. And ngayong survivor na po siya, nagpapasalamat po kami kay Lord kasi wala pong nagkakasakit sa amin ngayon and healthy po kami lahat. Oo, ito last question ko na lang. Siyempre, hindi lang naman yung pandemic ang pinagdaanan natin, pati yung kinalungkot din nating lahat, pati yung pagsasara ng ABS-CBN. So, Star Music is also under ABS-CBN. So, ano yung naramdaman mo noon? May ano, nag-worry ka ba kahit papaano? Opo, nag-worry po ako kasi naiintindihan ko po lahat ng mga tao po or empleyado po sa ABS-CBN. And alam ko po na one day, makakabangon po yung ABS-CBN and babalik po tayo lahat sa normal and pagsubok lang po ito and kaya po natin ito. Okay, Yana. Thank you so much and good luck. Congratulations. Thank you po. Amen to that, Yana. Thank you, Maring Mildred. Okay, kompletuhin na natin ang Troika. Pasok na rin natin. Fresh from Pampanga. Walang iba kundi ang ating kaibigan, Rodel Fernando of Abundant Tonight. Yes, showbiz pa more tonight. And showbiz pa more tonight. Hi, friend. Na masarap din magluto. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Sir A. Noel. Hi, friend. Mami, and of course, Yana. Yana, good afternoon. Hi. Good afternoon po. Yana, ngayong pandemic, ano yung ginagawa mo? Nasa bahay ka lang ba talaga? Opo. Simula po nung March, hindi na po ako nakalabas ng bahay. Hanggang ngayon, nandito pa din po ako. And ngayon po, back to school po. And nag-exercise pa rin po. Ayun, yun ang mga ginagawa mo. Bukod sa ano, bukod sa dance challenge, sabi mo nga, imbis na magdibo ka, dun mo na lang nilagay. Meron ka din ba mga ano, kagaya ng ibang artist natin, mga singer, na tumutulong ngayong pandemya, ano pa ang may ginagawa ba kayong charity or paano kayo nakakatulong sa mga ibang nangangailangan, lalo na sa panahon ngayon? Opo, kasi po yung mami ko po, doctor po siya and siguro po nakakatulong po kami dahil sa mga pagbigay po ng mga face mask, PPE po, and masaya po kami na nakakatulong po kami sa ibang tao lalo na po ngayong pandemic. Okay, ano ang namimiss mo nung normal pa? At saka ano ang unang gagawin mo kapag nawala na itong pandemya ito? Pag nawala po siguro itong pandemic na itong una ko pong gagawin or pupuntahan. Baka po magdadasal po ako or magsisimba. Okay. Magpapasalamat po ako na finally natapos na. And ang mga na-miss ko po yung mga events po. Ayan, yung mga di na po kasi ngayon katulad nung dati. Yun po yung mga na-miss ko. Okay. Thank you, Yana. Thank you po. Yana, pwede tayong pumunta sa mansyon ni Rodel ngayon, no? Diyan sa kanyang
napakalaking mansyon sa Pampanga. Sobrang sarap niyang gumawa ng Biko. Di ba, friend? Hashtag protect Biko. Okay. Thank you, friend. Okay. So, ito naman. Pagdala ka ng Biko sa birthday ni A. Ang hindi rin ang lumalabas. From Sunstar Cebu. Walang iba, kundi ang napaka-fresh din na si Timmy Basil. Hi, friend. Ayan, may konting technical glitch lang dahil nasa Cebu siya ngayon. Timmy? Glitch. Ayan, okay na ba? Okay na, friend. Wow, fresh. Okay na, fresh. As okay, Yana, congratulations. At very thank successful. Kahit na ito lang, nasa ano lang tayo. Pero successful ang inyong dance challenge, no? At matanong ko lang, Yana, ilan po yung sumali lahat sa iyong pa-challenge na ito? Nasa almost 30 po yung mga sumali mo sa pinapa-dance challenge. Ah, wow. At talagang successful. At gusto ko lang i-congratulate yung mastermind. At itong Felix Post, grabe, nakita ko yung kanilang entry. Parang MTV na. Joel, bakit hindi niyo kukunin yung Felix Post sa susunod na mga kasi ang galing nila, no? Yung iba daw pansin ko, ang setting lang. Pero yung Felix Post, nasa dagat, nasa kung saan-saan. Ang galing. Ang galing-galing. Parang MTV na. To Joel. Answer you, friend of Basil, kumusta po sa inyo lahat ng mga kaibigan ko? Timmy, actually, yes. Ang Felix Post ay isa din sa marami naman kami pinaplanong mga project next year. Matutuloy yung debut niya na. Napostpone lang yun, pero sabi ko, huwag na natin i-count ang year 2020. Kaya, 18 pa din uli si Yana next year. Tama! Tuloy ang debut! Tuloy ang debut! Lahat dapat din na tayo mag-ano ng date age natin. Wala. Hindi counted ng 2020. Correct. So matutuloy pa din po ang debut niya na sa 2021. And most of the candidates na nitong mga challengers natin, iimbitahan po natin sila. Now, Mastermind, of course, Sugar and Spice, and Felix Post, sila yes. po ay ilan sa mga tutulungan natin sa showbiz para wow. makasama sa napakalaking concert ni Yana next year. Wow, oo. Pwede bang tanungin ang Felix Post, nandiyan pa ba sila? O magkano yung ginastos nila? Kasi alam ko gumastos sila doon, Joel, eh. Ang dami-dami nila ginagawa. Nandiyan pa ba sila? Pwede nila tanungin? Apo, andito po. Felix Post? Apo, andito po. Asan ka? Hindi ko kita. The one in yellow. Opo, yeah, guys, go ahead. Ano po kasi yun, wala po talagang pwedeng resort na makuhaan kami. Pero po may isa pong isa po kaming kilalang may-ari ng ganun. Tapos po pinayagan kami, tapos kalahati lang po naman yung nabayaran namin. Kaya kinaya din namin po. Yun lang po. Wow. Itago natin sa pangalang Timmy Basil, no? Yung may-ari ng resort. Thank you so much. Thank you so much. Galing lang talaga na namangha lang talaga ako, friend Aaron, kasi parang MTV na siya. Agree, kulang na lang si Yana doon, eh. Di ba? Kulang na lang parang si Yana doon. Parang ikaw yung nag-core, friend. Nagkataon lang siguro. Nagkataon lang siguro na kinulang sila sa votes kasi alam ko, I understand, voting talaga ito sa mga views, sa mga shares, sa likes, no? Correct. Anyway, congratulations sa inyong lahat, guys. Job well done. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po. Daghang salamat, Timmy. Daghang salamat po. Right. Maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon. Okay, our next question will come from ito ang talagang dance diva ng showbiz, no? Ang walang kupas at ilang dekada na pinapahanga tayo. Wala iba kundi si Tita Mercy Leharde. Si Michael Jackson. Tamers. Tamers. Tamers, tagay na tayo. Tamers. Hello? Okay na? Yan, Tamers. Okay. Meron na po. Yes, okay. Madam. Okay na? Yes. Hello. Ba't hindi ko pa nakikita sarili ko? Nakikita ka namin, Tamers.
Eh, ako hindi naka-lipstick ka nga eh. Nakita mo ako. Ang importante, Commerce. Ang wala importante, ano, nakikita ka namin. Hindi, ang importante, makita ko din kasi kinukuna ko ng video. But I can see your voice. Wow. Wala, I can hear your voice, pero hindi ako, bakit sila nakikita sila? Ba't ako hindi ako makita? Hindi ako nakikita. Hindi, papadala ka namin ng recording. Mercy, nakikita ka namin. Tapos nakikita ka namin. Sige na nga, ako hindi ko, kayo lang nakikita ko, ako hindi ko nakikita sarili ko. Nakikita ka. Na Summers, tanggalin mo yung shades mo. Tagay pa mo. Ayan na. Tanggalin mo shades mo, baka makita mo kami. Tanggalin pa mo daw. Ayan ang aking showbiz image, no? Oh, anyway. Tanggalin pa. Oh, anyway, asan ba siya, no? Si Iyana. Iyana, asan? Hello, Iyana. Hello po. Po. Si Iyana yung nakaupo sa napakagandang upuan. Yeah, Iyana. Iyana, dagdagan mo itong ano, ha? Yung limang words na ano, dagdagan mo yung pinapaba ba, tungkol kay coronavirus. Kay virus. Pinapaba ba. Sige nga, dagdagan mo nga. Pinapalungkot. Tama. Pinapagalit. Tama. Pinapatawad. Nino. Ba't mo pinapatawad? Pinapatawad. Tama. Papatawad mo si coronavirus? O, sige. Ilan na yon? Tatlo, apat? Tatlo po. Pinapatay. Dapat pinapatay na po yung COVID. Tama. Kaya ng virus, hindi yan binibaby. Pinapatay. Pinapatay. Di ba, friend? Tama. Tama. Next? Next. Pinapainis po. Pinapainis talbo. Pinapagalit. Oo. Dadagdagan ko ha, dapat pinapaalis yan dito sa mundong ibabaw. Ilagay natin sa ibang planeta, okay lang? Apo. Yung meron kang kantang ano nga yun? Walang kapalit. Apo. Kung walang kapalit, ang pusong nagdurusa mo. Ano ka na ba? Na-experience mo ng walang kapalit na in real life? Na walang kapalit yung... Nagkaroon ka na ng jowa? Hindi pa. Wala pa po. Pero paano mo naikanta yung walang kapalit ng buong puso? Si Tito Joel po ang nag-compose ng kanta na to. And kinuwento niyo po sa akin yung story nung kanta. And... yun po, inintindi ko po and dinamdam ko mabuti yung meaning ng song. Yun po yung ginawa ko po. Pero in real life, hindi mangyayari yon. Walang kapalit. Wala naman po sana, huwag naman po. Oh, imposible yung walang kapalit, di ba? Di ba, halimbawa, nagkaroon ka ng syota, nag-aaway kayo, o naghiwalay kayo. Oh, di ba, do you believe in a saying na to forget someone special is to get another someone special? Tamers. May mga batang nanonood. ay, okay na yan, no? 15 anos to, pataas, sila pwede na lumabas, no? Sagutin mo na ako. Opo. Tama po. Opo. Gali. Do you believe na to get someone special is to... to forget someone special is to get another someone special. Naniniwala po ako kapag mahal mo yung isang tao, siya pa din po hanggang dulo. Wow. Okay ka palang in love. Masyado kang faithful. Paano kung ilan ang pinagpalit sa'yo? Ilang words na naman yung kagamitin mong pinapaba? Ba? Pinapababa mo sarili mo? Sabi niya, di ba, Tamers? Pinapatawad. Di ba? Pinapatawad. Mahilig siya magpatawad. Well, correct. Sabagat, ang Diyos nagpapatawad. Sino pa nga naman tayo? Kailangan magpatawad tayo. Agree. Yung nasa Japan ba, pinatawad mo na, Tamers? Ayan ka na naman.
Kaya may ako nagano din. Rino, huli mo na nga ako. Ang sakit-sakit na nagpitikaw. Upo dito, no? Oh. Oh, talaga. Love you, Tamers. Oh. Ilan taon na ba yan siya, no? Si Iana de la Torre. Ilan taon na? 18 po. 18 po. Ah, pwede ka na. Hindi ka pa nakakasyota? Ever since? Since birth? Opo. Andyan si Mami. Maski na. Alam mo ba sa Amerika, pagka ang babae daw, tumungtong na 18 years old, hindi pa naliligawan, wala pa ang syota. Ibig sabihin, no, walang sex appeal. Eh, sex appeal mo, ano? Anong tawag doon? Yung sex appeal mo, sobra, ang ganda, ang galing. Yummy. Tamers rated SPG. Hindi nga, sex appeal lang naman. Okay. Next question, Tamers. Wala na. Nanunod. Kasama natin si Doktora ngayon. Ay, Doktora, ano po? Eh, syempre kayo, Doktora. Alam na alam yung gamutin yung kung may COVID siya, no? Diba? Alam nyo, paano nyo pinag-iingat si Iana nyo, Doktora? Paano nyo siya pinag-iingat? Good afternoon po. Paano nyo po siya pinag-iingat? Halina po, ha? Nasa clinic na po kasi ako. Naka-PPE na si Doc. Yes, Doc. Sorry, naabala kayo. Okay. Since nag-COVID po ng March, nagkaroon ng lockdown, hindi pa po lumalabas si Yana ng bahay. Ah, ganon? Tinulong nyo? Prisoner of love? Pero siyempre, meron naman po siyang communication sa mga friends niya, di ba? So, nandiyan pa rin naman yung online na video. Maski po ako nung nagka-COVID, nag-uusap lang kami dyan sa mga video call. At the age of 18 talaga, walang nanliligaw sa kanya? Meron po. Meron po. Nung may mga childhood sweetheart din yan, nung araw, meron po nanliligaw. Meron naman pala. Wala pa lang siyang sinasagot. Wala pa po. Wala pa sinasagot. Pinapabayaan nyo lang. Parang may connect lang. Pinapabayaan nyo lang. Mind love ng sarili niya. Alam mo si Calvo, lagi ko nakikita sa ano eh. Sa screen. Sino ba yung kausap ko? Si Doktora. Ano, pinapabayaan niyo lang siya. Wala pa nga daw boyfriend, Tamers. Wala pa naman boyfriend. Wala pa sinagot. Kasi hindi pa naman siya tapos mag-aral. Nasa high school pa lang po si Yana. Senior high school. 18 years old. At the age of what nyo siya papayagang magkaroon ng boyfriend? Importante po mga, syempre matured na dapat yung isip ng isang bata pagka nag-boyfriend, di ba? Mga 20 plus na po yun. Ah, ganun po ba? Syempre. O hindi kayo naniniwala sa kabilang start young. Tamers, are you talking from experience? Naniniwala. Pero ako po kasi 37 na ako nag-asawa eh. 37 years old. What year are you in love? Tamers, 15 ka nagka-shota, di ba? No, sweet 16. No, I learned. No, 17 pala. I learned the truth at 17. Oh. Wow, kanta yun, di ba? Oh, I learned the truth at 17. Kantayin mo yan, Diana, ha? You learned the truth at 17. Pero 18 ka na eh. Pag ano na lang, pagdating mo ng 19. Learn the truth at 19. Na masarap palang ma-in-love. Masarap ma-in-love. Masarap din maano. Masawi. Kakaroon ka ng ano. Kakaroon SPG ka ng inspiration. More inspiration pag nasawi ka. Makakagawa ka ng tula, kanta, story, yon. Yun lang ang advice ko sa'yo. Asa ka na ba? Yana. Bakit itong puro si Calvo lagi nyo pinapakita sa screen?
Si Placente. Si Placente lagi, oh. Asa hindi na lahat, ate. Eh, ikaw nga nakikita, eh. Si Yana, tinatanong ko. Yana, asan ka na? Nandito po. Hello po. Alam mo na yung tinanong ko kanina. Nakalimutan ko na yung tanong ko. Ano? Alam mo yung tinanong ko kanina. Ano? Kanina, ito kasi si Carbo eh. Nakakaano eh. Yung tinanong ko kanina, you learn the truth at 19 pag ano, pagka nagka-shota ka na. Ganon. Opo. Ah, at 19. Mag-ano ka na at 19. Mag-i-start ka na. Magpapa-ano ka na. Magpapa-challenge ka na sa mga... May mga batang nanonood. Papa-challenge lang naman sa mga tutors. Challenge ka. Papa-challenge mo ba? Yung mga gusto manligaw sa'yo, papa-dance challenge mo ba? Nung kanta mo? Bago mo sila anuhin? Sige po, sa'yo po sila ng pinapa-dance challenge. Ah, ganon, papa. Basta sa'yoin mo muna. Saka ka mamimili sa kanila. Parang first prize, grand prize, mga ganon. Yung grand prize yung napipiliin mo maging boyfriend, ganon? Hindi ko pa po alam dahil parang hindi ko pa po siya priority ngayon. Ah, ganun. Okay, maraming salamat sa iyo. Thank you, Yana, po. Congratulations. Thank you po. Iingaw ako pa. Ano, awardee, ha? Wikopa, Tamers, hindi makopa. Makopa! WCOPA, di ba? Wikopa ba yun o wakopa? Wikopa. Okay. Thank you, Tamers. Congratulations again, po. Yana. Live from Oktoberfest, no? Thank you, Tamers. Ito naman ang napakaraming childhood sweethearts. Walang iba kundi ang editor ng Police Files Online, Tita Blessy. Tita Mercy. Isko, ako na ba? Tapos na ba si Mercy ni Harte? Tapos na si Mercy? Yes. Isko, isang oras pa lang. Nakatulog na ako. Sabi ko sa inyo, Anli ang tanungan ngayon. Ganun ba yun? Maaga pa, kala ko alas sa isang magtatanong. Ayaw, magtatanong na ako. Ang tagal ni Mercy ni Harte talaga kahit kaya. Tanong ko na, it's either kay Ian o kay Joel siguro, no? Kasi so, di ba naging successful itong dance challenge ng Pinapa? So after this dance challenge, may balak ba na isa pa sa mga kanta mo ang ipapakontest mo, gawing challenge, Ian at Joel? Ian, I will talk. Actually, bless you, friend. Kumusta kayo lahat? Yes. Dyan, ano? Yes. Sa inyo lahat, hello, ako nagsalita. Anyway, meron kami maraming plano next year. Like katulad nitong Pinapa, meron ho kasing Brian Kua mix itong Pinapa. It's like parang international ang sound niyan. And then, you know, ang susunod namin gagawin, probably sa summer next year sana wala na talagang COVID para maging normal na yung ating mga pagtitipon-tipon, di ho ba? So, yun ho yung isa sa plano namin. And meron po kasing susunod na kanta yan na yung kahit sa panaginip lang, di ba? Kahit sa paligid lang. Meron pa po isa kaming kanta. So, una po namin gagawin is i-release namin ang Brian Kua remix version ng Pinapa with Yana and some of the winners of the Pinapa Dance Challenge. Especially Mastermind, Felix Pose, and Sugar and Spice. Na kabang-abang po yan dahil i-release po namin yan sa YouTube. Wow! Ayun. So, tinanong mo na rin, binanggit mo na rin, Joel, ang Mastermind and Sugar and Spice. I just want to ask them, ano, andyan pa ba ang sila? Ang Sugar and Spice at saka Mastermind? Yes, nandito po. Ayan na Sugar and Spice muna. So, tanungin ko, out of 30, well, yan, no, 30 groups na sumali, ano masasabi nyo na nanalo kayo, di ba? Top 3. Top 3 kayo, kasama ka sa top 3, Sugar and Spice. What can you say? Persoya po namin kasi madaming tao din po yung
natuwa dun sa ginawa naming video. At saka nakyutan po talaga sila dun sa pinapanakanta. Oo, na LSS sila. Kahit ako po, nung unang best ko po narinig yung kanta, na LSS talaga ako. Tsaka yun nga po, masaya kasi syempre di naman din po namin in-expect na ganun kadami yung mag-share or mag-view. Syempre nung una po, iniisip lang namin, ah, gawa tayo ng dance video, gawin natin to kasi ano, malay nyo naman, manalo, ganyan. Tsaka ang mahalaga po kasi syempre nag-enjoy dun sa ginagawa. Mm-hmm. At swerte na nalo, di ba? Yes, thank you po. Oh, ano nang gagawin nyo dun sa cash prize yung... Pambayad po ng bills. Ano, ano? Pambayad. Pambayad po ng bills. Ay, ang galing. O, diba? Nakatulong. Nakatulong. Pandemic. Super yeah. Po. Super eh. Eh, sa mastermind naman, na first placer, ano naman masasabi nyo? Mastermind. Yun, hello po. Yes. Sabi lang po namin is, sobrang grateful po kami na kaming nanalo sa Pinapadance Challenge. Kasi sa panahon po ngayon, syempre, pandemic, as a performer, medyo humina po talaga yung racket ngayon dahil. Kaya maraming salamat po talaga, Yana, thank you so much sa'yo, kay Sir Joel, and syempre, Sir Star Music, and kay Sir Jonathan, and syempre, kay Doktora Maclacy, maraming salamat po, sobrang generous mo. Hindi lang po sa amin, sa lahat po ng sumali, nagpapasalamat po sa inyo, maraming salamat. Yes. Ito ganang tinanong ko sa Sugar and Spice, kayo naman. Saan nyo naman gagamitin yung 30,000 na napanalo na yun? Grabe naman mga tanong mo. Grabe po. Ano naman po? Ano lang, ayun lang po. Siguro saving din po kasi ayun nga po, nawalan kami ng mga racket-racket din. Pero yun nga po, ano, sa for good naman po mapupunta yung pinagkaloob sa amin na ano, na prize. Ayun po. And thank you po ulit kay Iana tsaka sa lahat po ng ano ng nag-isip or nagpa-contest. Ayun. Thank you po. Yes, mastermind, di pa sumagot. Mastermind. Ano po, same lang po pang gastos sa araw-araw, pang bayad ng bills. Siyempre, medyo malaki po ang bayaran din ngayon. Dahil nga ano, pero, ewan po, baka yung konti doon, gamitin po namin to celebrate kahit papano para matanggal man lang yung stress na naidulot ng pandemic na to. Konti lang, konting ano lang. Kurot lang. Tinapay juice sa kata. Oo, ganun. Ayan, thank you. Aaron, just want to say yes. Something. No? I just want to say something kasi nakakagulat kasi yung na-mute si Joel. Joel, na-mute ka. Na-mute okay. Ka, Joel. Ulitin ko po sasabihin ko. Okay, ulitin ko po sasabihin ko. Actually po, itong mastermind sila, Sugar and Spice, talagang late na sila sumali eh. Nung una, nag-start po kasi kami ng July 15. And also, I would like to have a special mention to the Vivacious Group. Yung pong napanood niyo po yung mga, alam natin, yung mga kapatid natin na talagang iba-ibang ano sila. Meron pong mga, nandiyan po yung mga transgendered nating kaibigan, mga talagang natutuwa po kami sa kanila. Medyo hindi nga lang po sila nakakuha ng ganun kadaming suporta, pero tuwang-tuwa po kami dun sa lahat ng sumali at saka sa buong Pilipinas talaga. Meron taga Leyte, Barongan, taga Bicol, lahat from all over the place. Meron pong yung pang ibang mga hindi nanalo. Doktora, pwede ko ba sabihin to? Padadala na din po namin ng mga gift bags. Yung pong iba kasi almost 32 po yan. Tatlo po lang po yung grand winner at saka 10 po yung consolation. Pero papadala na din po namin ng pangregalo ngayong Pasko yung pong mga sumali na hindi pinalad na pumasok. Okay. And once again, hindi sabi ko po doon sa mga nanalo, hindi lang ito yung proyekto. Sa susunod po sa taon na ito, nasa mawawala na ang pandemic, Aaron, lahat ng proyekto, right. Concert sa Diboniana, sila na po ang kukuhanin namin. Dahil tunay namang magagaling talaga yung nanalo. Agree. At syempre, imbitado rin lahat ng kasama nating press ngayon, di ba? Of course. Sa lahat ng event ni Iana. Oo naman, Aaron. Approved. Actually, sa totoo lang, sa Dibu, imbitado kayo lahat. Kaya nga lang, dahil sa pandemic, na-cancel natin ang Dibu. But itutuloy natin yan. Siyang Rila Makati pa din ang Dibu ni Iana.
Yay! Okay, thank you so much, Joel. Thank you, Inay. Thank you. Blasi, thank you so much. Okay, ang susunod na magtatanong ay ang iginagalang at ang minamahal natin na entertainment editor ng Abante Tonight, na isa ring radio and live stream personality. Wala iba kundi si Roldan Castro. Hi, Roldan! Hi, good afternoon. Talbog naman dyan. Na talagang, talagang nagre-reyna ka sa Laika, sa Kumu. Nako, maraming salamat naman sa mga ano, nagpapa-gym sa mga artista dyan. Charot! Anyway, ang question ko kay ano kay Iyana, ano tawag nito, nung mapakinggan ko kasi yung ano, yung dance song niya, parang may hanay kay ano kay Sara Geronimo. Ano ang reaction niya na magiging yung parang susunod sa sayapak ni Sara pagdating sa pagkanta ng mga ano dance ano song, parang ganyan. Mm-hmm. Magba-viral din, no? Yung kanyang mga dance music videos. Ayun, dance Iyana? Music, 'yon. Kapag may nagsasabi po na about po kay Miss Sarah Geronimo, nakakakilig kasi sobrang idol ko po siya, and kapag may nagsasabi po noon, ang sarap sa puso. Kinikilig po ako pag ganun, kaya masaya po ako and gusto ko pa po mag-share ng maraming kanta sa maraming tao. Ayan. Pero yung ano ba, pumasok ba sa utak mo na sana maabot ng tala itong ano, itong kanta mo na to, itong pinapa? Sana sumikat po siya and sana maraming tao ang sumayaw ng pinapa. Ayan. Anyway, Iyana, ano ang assessment mo ngayong taong 2020 at saka anong nilook forward mo for 2021? Ngayong 2020 po, sobrang nakakalungkot po yung nangyari sa atin kasi pandemic po ngayon, and ang wish ko lang po, sana matapos na po ito para bumalik na po tayo sa normal para kapag 2021, panibagong taon, panibagong start, and mas makapag mag-promote po ako ng mga kanta ko po. Ayan. Yung 2021? Sana po mas makapag-promote po ako ng mga kanta ko po and matapos na yung COVID. At yung concert niya, friend. Magkakaroon siya ng concert next year. Si Romel ba ang special guest? Charot. Si Ken San Jose ba? Iyana? Ang special guest mo? Wow! Opo, sana po makapagsayaw din po si Ken sa future ko po ng mga events. Ayan. Tapos, Iyana, meron ka bang pinagsisihan na hindi mo nagawa bago magpandemya na sana nagawa ko ito, parang ganon? Sa akin po, wala naman po. Kasi ngayon po talaga nakafocus po ako na sana okay po kaming lahat, yung health. Parang yun po yung nasa isip po ngayon po eh, yung parang pinapahalagahan ko po lahat ng meron, especially yung family. Pag magkakasama po kami, okay na po ako doon. Ayan. Sabi ni doktora kanina, hindi ka pa lumalabas, di ba? Hindi ba dumating sa point na nagkaroon ka ng anxiety? Siyempre, di ba, pag ganyan na ano, parang nakakawindang din, nakakalungkot. Opo, nakakalungkot nga po pag nasa bahay lang. Pero nakikinig po ko music, parang nililibang ko po yung sarili ko dito sa bahay kasi ang tagal ko na nga pong hindi lumalabas. Ayan. Okay, thank you. Thank you, friend Aaron. Bye-bye. Thank you, friend. Salamat. See you soon. See you soon. Thank you. And celebrate natin yung milestone mo, no? Sa Kumu and sa Laika. Kapabalik ko nga lang sa Kumu, friend. Eh. Okay. Thank you so much, friend. Thank you. Love you. At kompletohin na natin ang barkadahan ng Troika, ng Abante. Walang iba kundi si Noni Nicasio, na isa rin radio personality and isa rin sa talk show host ng Abante Tonight. Noni? Okay. I think may konting technical glitch lang sa connection, no? Okay, balikan natin si Noni. Punta naman tayo kay, eto isa ring
radio personality from Radyo Inquirer at ang former president din, kagaya ni Roldan, no, ng Philippine Movie Press Club. Wala ba kundi si Miss F, Fernando Guzman, Miss F? Ah, okay. Si Noni muna. Okay, go ahead, Noni. Hello, hello. Good afternoon, Aaron. Good afternoon, Yana. Hello po. So, Yana, sabi mo kanina, hindi mo priority ang tungkol sa love life, no? Nung tinanong ka na, parang ano, in-interrogate ka ni Tita Mercy kanina eh. So, ano yung priority mo ngayon? Na 18 ka na sa panahon ng pandemic, ano masasabi mong priority mo ngayon? Ang priority ko po ngayon, pag-aaral ko po, sana po makatapos po ako ng pag-aaral, and yung sa pagkanta ko po, and marami po akong pangarap para sa pagkanta ko, yun po, sana matupad po yun. Yan, saan ka pumapasok? Saan school? St. Paul po, sa Pasig. And what course are you taking up? High school pa lang ata siya. Senior high school po, arts and design po. Wow. Ah, senior high school. Ah, okay. Aaron, follow up question ka lang. Yana, sabi mo kanina, okay, kapag kinocompare ka kay Sarah Geronimo, no? Dahil idol mo siya. Bakit mo idol si Sarah Geronimo? Si Miss Sarah po, matagal ko na po siyang pinapakinggan. Meron pa po ako ng mga old CD niya dito sa bahay. And pagdating din po sa acting, gustong-gusto ko po siya. And lalo na po sa pagsayaw. Kaya parang for me po, siya po yung talagang nilo-look up ko po pagdating sa mga pagkanta at pagsayaw. Kasi total performer po si Miss Sarah Geronimo. So last na lang, Ariana. Sa panahon ng pandemic, tapos humahataw yung pinapa-dance challenge mo, no? Hindi mo ba niyaya si mami mo, si daddy mo, ikaw, at saka si manager mo, si Joe, itry niyong gumawa ng music video? Pwede. Yun nga po yung plano po namin para maging masaya po yung pinapa. Oo, para masaya, no? Sige, Joel! Po, ang hinintay ko talaga sumali ang grupo ng PMPC at saka yung mga kasamahan natin sa press. Correct. Sila hinintay ko talaga. Unang-una, sabi ko inaasahan ko talaga gusto kong makiusap si Romel Placente, ipapanalo ko yan kung sumali. Pwede, di ba? Press challenge, di ba? Oo, siguro sa Christmas party na lang next year, di ba? Oo, pwede. Si Romel, winner na yan. Pinakamaingay si Romel. Nakakatuwa talaga. At saka congratulations pala, Noni, dun sa mga show ninyo. Roldan, Mildred, Blessy, lalahatin ko na kayo. Diyos ko na sikat kayo sa social media with your Kumu and with your all of your, you know. Di ba? Salamat, friend Joel. Salamat. Nice to see you again. Nice to see you. Kahit na naka-virtual lang tayo, sana magkita-kita tayo talaga na talagang totoo na. Pwede naman social distancing lang. Pwede. Pwede. Oo, parang ganito, no. salamat Aaron, salamat Joel, salamat Yana. Salamat po. Okay, thank you. Aaron? Okay, from Radyo Inquirer and from PMPC rin si Ms. F. Fernando Guzman. Ms. F? Yes, good afternoon. Hi. Good afternoon. Good afternoon, Aaron and Joel. Fresh ba ako? Charing. Yes. Anyway, good afternoon sa lahat. Sa inyong lahat dito sa ating press, virtual press ko ni Ayana. Gusto ko lang malaman kay Ayana kung meron ba siyang personal choice doon sa mga contestant na mga sa kanyang pinapa-challenge, di ba? Na sumali. Meron ba siyang personal choice na para sa kanya winner o yung mga sumali? Ayana, pakisagot lang. Pakisagot. Una po sa lahat, sobra ko pong na-appreciate yung mga sumali kasi magagaling po silang lahat. And ayun nga po, ang criteria po ng challenge na ito is sa votes po. And
kami po yung namili ng most creative and best dance. And ayun nga po, napunta po sa Phil Exposed kasi nakita ko po yung effort nila. Sila po yung sumayaw sa may dagat kanina po dun sa music video. And nagalingan po ako sa kanila kasi napaka-creative po ng pagkagawa nila ng Pinapa Dance. Correct. And ayan, gusto ko lang malaman din kung meron ka bang gustong makakulab sa mga susunod mong mga songs na gagawin. Meron ka bang napipili na or yung manager na si Joel regarding kung meron kang gustong ikulab sa yung mga songs na i-compose niya or mga i-write niya. Meron ba napipili na kayo para lang for change, no, 'di ba? Uso naman ngayon yung collaboration, 'di ba? Yung collab. Yan ah. Sa akin po, gusto ko pong makakulab yung mga ka-age ko po ngayon. Sila sana sana po ma-meet ko soon sila Stephanie, yung sila Janine po, sila Ella, yung mga ka-age ko po, and sana makasama ko sila kumanta. And ito na lang last. Di ba na ilang buwan na tayo, 7 months time pandemic, dahil sa pandemic. Ang singer kasi talagang nakaka-compose ng song. Sa 7 buwan na ba na yun, meron ka bang naisulat man lamang na isang song na sa'yo, sa'yo galing talaga? Hindi pa po ako nakakapagsulat ng song. And yun nga din po yung gusto ko na matupad ko na makapagsulat po ako ng sarili kong kanta po. Ayan. Thank you. Kay Joel na lang. Si Joel ba maraming naisulat? Kailan natin si Joel, napakagaling na songwriter, di ba? Meron ba siyang meron ba siyang naisulat nitong ating pandemic, no? Yes, actually, yung isang entry ko, so at least may Himig 2020, dalawang sa entry ko yung pumasok. Actually, yung isang kanta ko na di ko magawa ay pumasok sa top 40 ng Himig Handad. Wow. Nang Himig, di ko magawa. And then yung umikanta kong ginawa ko Rihanna, which is Kakayanin Ko Na Lang, which is another ballad. And hopefully by next year, kasi syempre sa album naman, pwede kang magdagdag ng mga single. And Kakayanin Ko Na Lang is talagang isang magandang kanta din. Sinulat ko specifically for Rihanna. And then hopefully kung may makatama yung idea mo, friend Fernan, kung meron siyang gustong makakolaborate, then probably it will be a song na talagang papasok sa kanila dalawa. Yeah. Thank you, Sir Joel. Thank you, Sir Fernan. Sir Fernan. Thank you. Ayan. Ron? Hey, Ron. It's your turn. Gusto ko din palang i-congratulate si Quadernos na kanina, I just wanna, yung mastermind, number 2 is Sugar Spice. Si Quadernos o si Jerome Dals, natutuwa kami dahil kaisa-isa siyang entry na mag-isa lang talaga siya and talagang lumaban siya up to the last. Diba, Jerome? Magpa-say hi ka nga dyan, Jerome. Hi po. Hi, Jerome. Thank you po. Thank you po. Siya si Jerome. Yeah. Jerome, ang tanong namin sa'yo, paano mo nagawa yan? Mag-isa ka lang talaga. Nagsisimula ka pa lang sa pag-social dito sa pag-YouTube and vlogging. Paano mo ba nagawa na talagang nakakuha ka ng almost 90,000 views combined? Bali, meron po akong 2 YouTube channels po. And then, by the help of my co-YouTubers po, yun, tinulungan po nila ako to share and to promote my video po. Yes. Wow. Okay. So, thank you and congratulations once again. Congrats, Jerome. Kasi nakikita kami niyo talaga. Kung, Sir Aaron? Ayan. Aaron. Ayan. Thank you so much. Thank you, Miss F. And Joel, sana magkaroon din ng entry si Iana next year, no? For Himig Handog naman. Yes, yes, definitely. Yun ang isa sa mga direksyon na gusto nating puntahan ni Iana is go to the next level. Right, right. Okay. Ito naman, ang former president din ng PMPC, walang iba kundi ang editor ng Bistado mula sa napakalayong lugar ng Valenzuela, walang iba kundi si Sandy Mariano. Hey, hi, Sandy. Hello, naririnig ako? Yes, loud and hello. Clear. Go ahead, Uniform Sandy. Current. Hi. Hey, Ron. At present. Oh, my God.
Go ahead, President Sandy. Okay. Hindi ko nakikita eh. Parang mercy, hindi ko rin kayo nakikita. Past President. But I can see your voice. Iyana, sabi mo, okay. Iyana, sabi mo kanina, sobra mong ina-idol si Sarah Geronimo, di ba? Gusto mo bang sundan niya yan na bukod sa pagkanta, mag-artista ka din? Opo, pangarap ko din pong maging artista and sana po makapasok po ako sa acting industry po. Wala bang offer o walang effort na sinabi mo kay Joel na sir, hahanap mo naman ako ng project sa acting? Walang ganon? Meron po, pero ngayon po nakafocus po kami sa pag-promote ng album and sana po pag natapos namin i-promote, maano po namin yung sa acting po. Aaron, I just want to add to kung sabagay si Sarah, di ba, inuna muna yung pagkanto ng artista, baka ganun yung ano sa'yo, yung plano sa'yo. Right. You want to add to that, Aaron? Kasi si Yana naman, dati siyang Star Magic workshopper. Actually, nasa advanced training na siya. And then, may mga audition na pinupuntahan si Yana prior to the pandemic. Marami siyang, meron din siyang mga audition or mga casting sa mga different brands na ayaw namin sabihin. Kaya nga lang, nang dumating tong pandemic na to, lahat frozen talaga. So nakakalungkot right. Dahil ang daming opportunity sana na makasama si Yana doon sa ibang mga program ng ABS-CBN. Oh. Dahil dito, and hopefully, matapos to lahat next year. Right. After ng pandemic. Oo. Yeah. Sabi mo, no boyfriend since birth ka. Pero alaman kung ano lang, may crush ka ba? Artista, lalaki. Ang matagal ko na pong crush. Daniel Padilla po. Dati ko pa po siyang crush. Ang bata po. So kung mag-artista ka, gusto mo siyang makatambal? Hindi naman po makatambal kasi meron na pong Katniel and sana lang po makasama ko po siyang kumanta. Yun na lang po. Pagkanta. Eh sa pagiging leading, sino ang pinapangarap mo? Halimbawa matuloy ang pag-artista mo. Sa leading man po, wala pa po. Pero kung sino po ang i-partner sa akin ng management, tatanggapin ko po yun and masaya po ako na magkaroon po ng kapartner po sa future. Eh, paano kung si Daniel Padilla ay tambal sa'yo? Ayaw mo din? Dahil may Catherine? Okay lang po, pero Katniel fan po ako eh. Katniel fan po. Kaya I'm happy po na. Okay, thank you. Thank you po. Thank you, Madam President. Iyana, napanood mo ba yung Apollo concert ni Daniel Padilla last Sunday? Yun nga po, hindi po ako nakakuha ng ticket. Sobrang sayang. Nako, talagang one of the best concerts ever. Talagang sobrang ganda ng production, sobrang ganda ng lineup of songs. Talagang overwhelming yung success. We'd like to congratulate Daniel Padilla and the rest of Star Events. Talagang sobrang ganda and ang tindi nung sales, no? Online. Yeah. Okay, we are down to our last three questions. We have a question from the former president of Philippine Movie Press Club, and now she writes for Bulgar, Bandera, and a whole lot more, other than Julie Bonifacio. Hi, Julie. Julie? Na bagong blonde? Hindi naman. Nakamute ka. Dati ng kulay yan. Yan agad. Kailangan ko kumi-K-pop ka rin. Yun nga. Hindi, itatanong ko kasi kay Yana. K-pop. Okay. Hi, Yana. Good afternoon. Segway, di ba? Hello po.
First time mo meet si Iyana, ang cute, ang sweet-sweet naman ng babae na ito, parang hindi siya makabasag pinggan, tsaka nakakayang intrigahin, ayron, napaka-innocent. Correct. Kaya andiyan pa si Mami. Ano pa itatanong ko? Dihulisam. Andiyan pa si Joel. Andiyan pa. Sir Joel, okay-okay pa yan eh. Naintindihan niya ang showbiz eh. Di ba Sir Joel, no? Oh. Yes, of course. Oh, si Mami. Go now, go. Diba, respetado si Mami. Naka-PPE pa. Paano mo naman na ano yung si Iyana? Oh. Anyway, Iyana. Ang sweet-sweet mo, no? Pero ano ba? Nagkaroon ka ba ng, ano, yung K-pop muna, sa segue ko? May favorite ka ba sa mga K-pop ngayon, mga sikat na K-pop? Favorite ko po yung Blackpink and Twice, Red Velvet. Marami po akong K-pop na mga pinapanood. Wow. Eh, yung mga Korean actor? Yun po. Palagi po ako nanonood ng Korean drama. Lee Min Ho, Park Seo Joon, madami po. So, yun ang ginawa mo during the ano, quarantine? Opo, nanonood po ako. Kaya less anxiety ka kasi relax-relax sa mga favorite mo eh. Kinikilig-kilig ka dyan, di ba? So, bukod sa panonood ng mga K-drama, ano pang mga ginawa mo during the quarantine? Naging plantita ka rin ba? O naging farm mommy? Or nag-ano ka rin ba? Nag-aral ka mag-bake? Ano ang mga pinagkaabalahan mo? Ngayon po, puro exercise po. Kasi gusto ko po talagang mag-diet and noon po kasi mataba po talaga ako dati. Oh. Kaya yun po yung pinofocus ko ngayon na mag-diet po ako. Oh. Anong ginawa mong pagda-diet? Nag-exercise po ako and sa food po, bawas ng mga matatamis. Wow, pwede mo nang kabugin si Ivana Alaw. Total, pataw naman ang name nyo. Teka muna pala, Iyana, yan pa real name mo? Apo, Iyana po. Okay. Talagang wala nang iba, walang kadugtong, Iyana lang. Ang full name ko po, Aldesa Iyana. Thank you. At saka, ano, alam mo bang ang dami-dami yung ngayong mga, ano, parang mga bagong singers ng Star Music na talagang parang halos sunod-sunod pinupush kayo ngayon. Meron ka bang nakikita sa kanila? Sino dun yung mga pwedeng maging friend mo? Ngayon po yung mga taga-Star Music po, mga friends ko po sila. And ayun po, masaya po ako na kami, marami po kaming mga nire-release na kanta and sinusuportahan ko din po sila. Wala namang competition, ano? Friendly competition. Wala po. No po, kaibigan ko po sila. Kanino ka pinaka-close? Ngayon po mga kilala ko po sila, Star Music po si Ryan Tomondong and sila Jamico po, ayan po yung mga kasabayan ko po, Brian Gasman, sila po yung mga kasabayan ko sa Star Music po. Happy ka naman, oo. Happy, yes, Joel? No, sabi na sila Critico, sila Maymay, yan dyan sa I Want ASAP. Yeah. Wow. Nakapag-ASAP ka na ba, Iyana? I Want ASAP po. Okay. How's your experience doon sa mga nakasama mo? Masaya po kasi magaan lang po yung pag-guest ko po doon. Kasama ko po sila Kuya Robby Domingo, si Maymay po, and si Edward. Hindi mo na-meet si Sarah doon? Hindi po. Pero nakita ko po siya, nakasalubong ko po. Pero hindi po kami nag-meet ng talagang meet. Sayang nga po eh. Nasa kabilang studio eh. Nasa kabilang studio yung ASAP. Sa Studio 8 naman yung I Want ASAP. Marami pa naman chance, di ba? Babalik at babalik pa naman sa ASAP. Last question ko na lang. Yes, agree. Tama. Iyana, anong, bakit fine arts ang, di ba ang senior high school ko ngayon, fine arts? Apo, arts and design. Arts and design. Ano bang plano mo? Kasi si Mami sa medicine, parang hindi ka yata susunod sa footsteps ni Mami. Sa arts and design po, dun po under yung mga music. And gusto ko po kasi talaga yung music and mga about po yun sa puro music po. Ayaw mong sumunod kay Mami katulad niya ng doktora. Gusto ko din po, pero ang first love ko po kasi talaga yung music po tsaka yung mga acting po eh. Ay, isa pala, mayroon ka bang YouTube channel, Iyana? Kasi uso-uso, kailangan sa isang artist ata ngayon, mayroong channel din sa YouTube. Ano, naniniwala ka ba dyan, Iyana?
Wala pa po akong YouTube channel ngayon, pero plan po namin ni Tito Joel na mag-open ng YouTube channel para makapag-share po ako sa mga tao ng mga content. Mayroon, kaibigan, yung doon sa YouTube channel, kasi syempre, we have to ask permission for the BSCBN, and we're working on that na meron na kaming mga katulad. Katulad nila Mastermind, nila Sugar and Spice, nila Quadernos. Talagang maraming suporta pag to promote the channel of Diana. So, pakaabangan niyo po yan next year, talagang yung YouTube channel ni Iyana. Endorsed by the BSCBN. Yes. Good luck. Congrats, ha, Iyana. Thank you so Thank much. Thank you po. Thank you, Joel. Thank you, Mami. Thank you, Aaron. Thank you, Julie. Thank you so much. Yeah. Saranghae, annyeonghaseyo. Thank you, Julie. Siyempre, kasama rin natin entertainment editor ng Hataw. Wala iba kundi si Tita Marie Cris Nicasio. Yay! Marie Cris. Hello. Para na tayo. Hi, Mars. Ba? Hello. Parang naubusan na ako na itatanong. Ano pa ba itatanong ko? Ganon. Congratulations, Iyana, ha? Thank you. Napasayaw mo ako dyan sa pinapa mo. Thank you. Baka rin sa pinapa. Huwag na. Baka matalo pa yung mga nanalo. Hindi na lang, Iyana. Yung ano ba, ngayong naging successful itong pinapa mo, na-foresee mo ba siya na magiging ganyan ka successful? Nung una po, hindi ko po ine-expect na may mga sasali po kasi naisip ko baka pandemic, baka busy po sila, and hindi ko po ine-expect yun. Kaya ngayon, sobrang saya ko po at na-appreciate ko lahat ng mga sumali po. Oo nga. Ginawa mo ba ito ng MTV? Meron po. Ikaw mismo yung sumayaw or ginawa niyo ng sariling steps na... Meron pong dance video po yung pinapa. Nasa YouTube po siya. Ang kasama ko po doon si Ken San Jose po. So talagang parang nalilinya ka doon sa ano, no? Na gusto, sinabi mo nga kanina, gusto mong sundan yung yapak ni Sarah Heronimo. Meron na bang nag-bash sa'yo na wala kang K para sundan yung ginawa ni Sarah? Nakakatanggap ka na ba ng ganong panlalaan? Wala pa naman pong nagsasabi sa akin. Pero kung may magsabi man po sa akin, mas gagalingan ko pa po and gagawin ko po lahat para matupad ko po yung mga pangarap ko. Sa ano yung mga sumali lahat? Ilan lahat yung sa pinapadaan? Nasa yung nagsumali po sa challenge, mga nasa 30 po na groups. Ano yung pinakamahirap na habang ginagawa yung pagpili sa kanila, yung pinakamagaling? Opo. Sa pagpili po namin, lahat po kasi sila magagaling sumayaw. And oo nga namin, eh. Opo. And yun nga po, naging criteria po namin is yung sa voting, yung mga likes, shares po, and views. Kaya... And sa most creative, dun po namin tiningnan kung sino po yung pinaka-creative pagdating po sa paggawa ng sayaw sa Pinapa Dance Challenge. Tapos, kay Joel naman, friend. Yes, ano na kasi friend. Ano ba yung susunod na, ano niya? Hello? Na kakantas, dance, ball din. Susunod yung single. Okay. Bahay lang. Actually, ang talagang plano namin dito, can you hear me? Oh, bakit? Yeah. I hear you. Yung nagsasalita. Hello. Si Tammy? Okay, anyway. Ang ano po natin, ang talagang susunod po natin plano dyan for next year, igagawa po namin ng isang music video din. Ang international, ang Brian Kua remix, parang international remix to club sound, na talagang this time makikita ho natin yung pagka medyo adult Iyana na. Medyo hindi na siya pa-cute doon sa sayo na yun because napakaganda ho ng version na ginawa ni Mr. Brian Kua. And as I said, napag-usapan na po namin ng ABS-CBN na it will be like the mastermind and some of the selected dancers na nanalo ang aming pong kasama. And at the same time,
Marquise, ay ilalabas din namin next year at ikatatlong single na yan, ha? Ay, wow. Sige. Ikatatlong single ni Yana na kahit sa panaginip lang. Mukhang mayroong hindi naka-unmute dyan. Naka-mute. Oo nga. Paki-unmute. So, gaano ka matured itong sinasabi mong gagawin nyo? Meron na bang medyo magpapasexy si Yana? Medyo. Sa costume niya? Yes. Ano, Yana, di ba? Ang dance remix mong anak, nandyan ka. Medyo, Yana, tulungan mo ako dito kasi medyo sexy mo talaga yung pinapa the Brian Kua mix. Di ba, Yana? Tulungan mo ako, anak. So, gaano ka sexy, Yana? Hindi naman no, masyadong sexy. Bigyan kasi mo sila ng konti, ano? Magagalit to si Colonel De La Torre. Hindi, 18 na siya, di ba? Pwede na kahit pa paano. Yana, anak? Ngayon po pinaghahandaan po namin yan ni Tito Joel and ako po nagpapapayat po po ako lalo para kung ano so yun yung isa sa dahilan kaya nagpapapayat ka rin. Opo, tsaka gusto ko din po na yung kung ano po yung katawan ko ngayon para healthy din po. Oo. Mas na ano mo ba na appreciate itong danceable song kesa yung sa mga birit-birit? Mm-hmm. Kasi po ako po nung matagal na po akong kumakanta, puro mga ballad po yung oo, di ba? Oo, ganoon. Kaya po nung binigay po sa akin yung song na Pinapa, na-enjoy ko po kasi first time po po magkaroon ng danceable na music at mag-hit agad, di ba? Opo, tapos nagkaroon po ng challenge kaya masaya po ako. Sige, thank you. Aaron, gusto ko lang i-mention yeah. Kasi motik na namin. Thank you, Franz, for reminding me. The original Pinapa was choreographed by Rockwell. Si DJ Luño. Yung grupo ni DJ Luño. That was the original choreographer po ng Pinapa. DJ Luño and the Rockwell group. And it was, the music video was directed by Direk Ken Jans of Rockwell. So, gusto ko din pong mabanggit nyo na sila po talaga yung original choreographer ng Pinapa music video. But, for the Brian Kua mix na talagang pa-sexy talaga yung itong media na to, kukuha na po kami dito sa mga na-discover natin, most especially sa Mastermind. Di po ba? Okay, congrats! Thank you po. Right. And Rommel Placente. Thank you, Mar. Salamat, Marie-Chris. Thank you. Okay, we are down to our last question. And our final question will come from a social media influencer. Napakaraming hit sa kanyang vlogs. Wala iba kundi si Marco Polo Demo of Mga Kwento ni Toto. Hi, Marco Polo. Hi, Ray. Hi. Hi, hi, Marco. Talaga. Wow, ganda ng background. Yeah. Go ahead, Marco. Actually, good ni Sir Joel yung dapat ikatanong ko kasi hindi nag-choreo nung dance. So, ang ano na lang ganito. Yara, nagkaroon ka ba ng ano yung reaction mo nung ginawa yung choreography nung dance na yun? Kasi medyo ang cute niya na parang napaka ganda tingnan lagi na ano. May pagka-cute yung ano niya yung steps. So ano yung reaction mo doon? Nagpapasalamat po ako and masaya po ako kasi Rockwell po ang nag-choreograph po noon and kasama ko po si Mr. Ken San Jose na napakagaling na dancer kaya masaya po ako and masarap po sa feeling na ayun nga po nakagawa po kami ng isang kanta na danceable. Yeah. Baby ah. Marco Polo? Yes. Okay, last ano na lang. Kasi nagtanong anina si Tito Merz about jowa. And sinagot mo rin na ang ano mo is Daniel Padilla. If ever na hindi celebrity yung tao, yung lalaki or ano, ano yung pinapangarap mo na guy for you? Naipasok mo yung pinapa, ha? Pinapangarap na guy. Okay. Go ahead, Diana. Sa
sa akin po, hindi po importante kung celebrity po siya or hindi. Basta po sa akin kung nagpapasaya po sa akin at sinusuportahan po ako at naiintindihan yung mga ginagawa ko po sa life. Masaya na po ako doon. Okay, thank you, Yana. Congrats sa successful dance challenge na yan. And Sir Joel, thank you. And your mom, Dora, thank you. Okay, so thank you so much, Aaron, para sa napakaganda at napakasalamat po ng maraming sa inyong lahat na dumalo. But we would like to thank, through in behalf of the De La Torre family, we would like to thank Sir Roxy Dikigan of ABS-CBN, Jonathan Manalo, Alex Genicio, Jeff Victoria, William Garcia, si Franz. Napakasipag po ng aming ad-prom, especially si Franz Garcia na nag-organize ang lahat na ito. At of course, si Clarice Evaristo. Thank you din po sa ating mga press, sa mga kapamilya natin, sa mga press, vloggers, at saka po sa lahat ng nanalo dito sa virtual, dito po sa Pinapa Dance Challenge niya, na hindi po dito matatapos ang aming ayuda para sa pandemics. Kaya sana po matapos na itong pandemic na to. And please, download and stream Pinapa and the whole album of Iana, especially Wala Kang Kapalit, available na po yan sa Spotify, Amazon, Apple Music, and iTunes, and Deezer. Now, sana po, panoorin nyo din ang music video ng Pinapa at saka Wala Kang Kapalit. Ang Wala Kang Kapalit po, nasa more than 300,000 combined views na po sa YouTube at nasa almost 1 million na po ang views ito sa Star Music page. Ang Wala Kang Kapalit, starring the team of Carjan, Aljan Mendoza, and Karina Bautista. And maraming, Aaron Domingo, as always, napakasaya ng ating PressCon. Hindi ko na po isa-isahin lahat ng mga kapamilya ko. Napaka-thank you po sa suporta nyo at makikita-kita po tayo ng live next year. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Thank you everyone. Salamat mga kapamilya. Salamat po. Thank you Joel, Iana. Thank you po. Thank you.